Welcome to our channel na ako lang yung magbablog kasi it's a beauty product review. So, ayan, nakita nyo naman sa title, i-review natin guys yung Abyssin. So, eto siya. Ayan siya guys. So, kung makikita nyo, packaging pa lang, pack na, ayan, di ba? Yung blue and pink, sobrang nakakaakit na ng mata. So, packaging pa lang, sobrang nakaka-hook na siya. Ano pa yung result niya pag ginamit natin? So, titignan natin yan. Nakita nyo naman dun sa title na i-review natin siya for 2 weeks, guys. Pakita ko din sa inyo, guys, yung before and after ko. Yung before ko, eto siya. Ayan siya, guys. Ipapakita ko din sa inyo habang gumagamit ako, ganyan, para makikita niyo yung difference. So, ayun nga, let's begin muna with the box. Ayan, guys, nakalagay, are you ready to glow? Ready na ba kayong mag-glow? Ready na ba kayong gumanda? Ready na ba kayong mag-transform? So, ayun, excited na lahat na gumamit nito. Ito nga, yan, sa baba. Ayan yung sa likod niya, guys. Nakalagay dyan yung mga claims ng soap, ng rejuve, and toner, para saan siya. And, ayan, kung ano yung benefits na makukuha niyo pag ginamit niya siya. So, sa harap, sa gilid, dalawang gilid, nakalagay lang Abyssin. So, kilala naman natin ng lahat na ang CEO ng Abyssin ay si Abby Tolentino. Ayan, so, open na natin siya. Hindi pala siya yung karaniwang box ng mga rejuve na sa taas in-open. Medyo mahigpit lang siya, guys, kasi para hindi siya matapon. Kung yung iba nahihirapan magbukas, para lang din to, guys, sa atin. So, tadaan! Ayan siya, guys! How to use? Yan, para sa mga baguhan pa lang na gumamit ng rejuve, nandiyan na kung paano natin gagamitin yung soap, yung toner, yung mga creams. So, pagtingin natin sa loob, guys, ito na siya. Nandito na yung mga creams, toner, at saka yung soap natin. So, ito yung soap. Ang cute niya, guys. Sobrang cute. Oh, ang cute-cute niya. Ito yung toner. Ayan. Kung makikita nyo, guys, naka-sticker siya. Tapos, sobrang colorful. Hindi naman sobrang colorful. Maganda lang siya kasi parang nabuhayan nung may kulay na yung print. Next is the sunblock. Ayan, di ba guys, ang cute. May blue and pink yung pangalan niya. Naka-sticker din siya. Pero ang ganda kasi yun nga, nabubuhayan yung ano, yung mga jars. Next is the night cream. Ganun din. Same with the sunblock. Ang ganda din niya. Ang cute niya din. Ayun siya. Ayun siya, guys. Ganyan siya kaliit. Lagay sa likod yung expiry date niya for 2 years. Nakalagay dito is July 2022 pa siya may expired. So, 2 years pa siya, di ba? And then, wala na. Wala nang nakalagay sa box. So, ayun nga, like what I said, box pa lang talaga. Mahuhook na tayo. So, ayun guys, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginamit. And I'm so very excited, guys, na i-share sa inyo kung paano ko yung ginamit, ano yung naging process, ano yung mga naramdaman ko during ng paggamit ko ng Abyssin. So, let's get started! So, hi guys! Magsasabon na tayo ng Abyssin. So, ayan, chinap ko siya. Nakikita nyo ba? And then, ito. Tapos, etong soap, binasa ko na siya. Tapos, papabulain ko siya, guys, sa kamay ko. Hanggang sa mag-foam. Ayan. So, ang bango niya. Yung amoy niya, basta hindi siya amoy kojic. Yung parang amoy papaya, something. Of course, salaig naman siya, guys. Para pantay. Tapos, syempre, kasi may problem ako dito sa aking, ayan, dito sa cheeks ko, medyo may mark siya kasi nga, alam mo na, nagka-period, tapos, pimples.
A few moments later. First natin is, di ba, yung soap. Tapos ngayon, yung toner naman, and then sun care, sunblock, or sun care or sunblock. So, umaga ngayon, yung sunblock ang gagamitin natin. Yung night cream, mamaya yun, pang gabi, bago tayo matulog. Ang next natin gagamitin ay yung toner. Yan, maglalagay lang tayo dito sa cotton. Ayun pala, guys, yung ano, yung tawag dito, yung kojic soap nila is sakto lang yung amoy. In, hindi siya yung sobrang masakit sa ilong or what. As in, sobrang sakto lang ng amoy niya. Hindi siya masakit sa ilong, nakakagulat lang. As in, sobrang sakto lang, parang fresh lang talaga siya. Tapos, ito na yung toner. Syempre, shake natin. Twice a day natin to gagamitin, guys. Morning and night. 1, 2, 3, 4. Small amount lang daw. Tapos, next na gagamitin natin ay yung kanila sunblock. 10 grams daw to, guys. 10 grams. Tapos, ayan, pag bukas mo, guys, grabe, punong-puno. As in, punong-puno siya. Yung ganyan niya kalaki. Punong-puno, ayan. Wala din siyang scent. Wala, wala akong naaamoy sa kanya. Ayan, maglalagay lang tayo sa face. So, ayun guys, ito na yung sa sunblock. Na-apply ko na siya sa face ko. And, ayun, parang sobrang smooth niya lang din sa skin. Parang wala kang nilagay. Ayun, hindi siya mabigat sa mukha yung sunblock. Kasi di ba may ganun na sunblock na sobrang lagkit sa face. Sakto lang guys, sobrang sakto niya lang. So, that's it na guys. Ready to go na tayo. And, ayun lang, babalitaan ko kayo mamaya ulit, mamayang gabi. And sa mga sumunod na araw, kung ano magiging result sa face ko. Kasi guys, I have problem po. Hindi ko alam. Wait lang, babaan ko lang. Diba? Hindi ko alam kung na-justify ng camera, pero ayan guys, so meron pa akong mga, ayan, meron pa akong mga dark spot. So, madami pa talaga akong dark spot, guys. So, mamaya ulit, mamayang gabi, papakita ko sa inyo kung paano ko ina-apply yung night cream and sa mga sumunod na araw. So, yun lang. So, ayun guys, night routine na tayo. So, magna-night cream na tayo guys, toner and soap. Nauna na yung soap kanina, hindi na ipapakita sa inyo guys. Alam nyo guys, diba kanina ko lang ginamit yung sabon. Tapos, nung ginamit ko siya ulit para sa gabi, is ang lambot niya sa face. Alam mo yung para kang may gelatin na ginaganon. Basta malambot talaga siya guys, hindi ko alam ko, alam niyo na yung feeling na ganon. So, ayun guys, binabaan ko yung contrast nung camera. Ayan nga, na-adjust na. Makikita nyo guys, ang laki na ng eye bags ko. Ayan, sobrang laki niya ng eye bags ko guys. Mag-toner tayo ulit. Ayan, so i-shake nyo ulit siya. Para, di ba, sure tayo na yung mga ingredients is nami-mix talaga. I'm done with the toner. Mag-night cream na tayo. Hindi ko pa siya nakikita, guys, yung loob niya kung puno rin. Kasi yung sunblock kanina, di ba, puno yun. Let's see. Oh, night cream to. Parehas lang siya, guys, ng ano, sunblock. Parehas color white. Ito parang may amoy siya. Parang lavender. Parang mabango siya. May scent siya. Mint. And maganda siya kasi white lang din. Hindi din siya guys sticky. Tapos sabi din pag sa night cream, kunwari may, for example, may pimples kayo na malalaki, lagyan niyo siya ng dot dot din yung mismong pimples niyo. Ito may mga marks ako diyan guys. So lagyan natin, try natin. And kunwari ito gusto niya tanggalin talaga yung marks niya. Pag iwan kayo ng ganyan, try lang natin. Malay mo naman mas mabilis siya. Kasi, tsaka yung eye bags ko. So, ayun lang. That's it lang for the night cream, guys. And sa susunod na mga day, hanggang maka 7 days tayo, guys, i-update ko kayo. Pero mabilis na lang yun. Hindi na akong magsasalita kasi masyado nakahaba to. That's it lang. Sana kayanin ni Abby Skin yung mga, yan, yung mga skin problem, face problem ko. That's it lang. Bye!
quick reminder natin is yung ipahinga nyo muna yung face nyo bago gumamit ng bagong product. Second, mag-pat test muna kayo. Papansin nyo guys, yung paggamit ko ng toner is dampi-dampi lang kasi hindi siya cleanser na yung pangtanggal ng makeup para ikus ko. Hello everyone! So, ayun nga, as you can see, is nakapag-review tayo ng 2 weeks. Ito na yung result niya after a month. Bonggang-bonggang-bongga. Ayan, so, alam naman nating lahat na ang CEO is si Miss Abby Tolentino. So, ayun nga, ang mga napansin na atin sa loob ng 2, 3, 4 weeks. Sobrang mild lang niya kasi sabi mong mild kapag na-apply mo sa leeg eh. Yung tipong hindi ka takot ilagay siya sa leeg. Kasi magkaiba yung balat natin guys sa face and sa leeg. Parang mas manipis to. Kung matapang yung toner mo or yung soap mo or yung product mo, may tendency na magsugat ka eh. Pero sa akin, wala naman. Hindi naman siya nagsugat. And nakikita nyo naman doon sa review ng 1 week natin. Nilalagyan ko talaga yung leeg ko. Nakaramdam ba ako ng purging or yung paglabas ng mga pimples ko? Nagkaroon ako ng isang pimples dito. Pero yung nag-purge talaga siya, yung lumabas yung madami, hindi naman. Like what I said, iba-iba naman tayo ng skin type. Pero huwag kayo mag-alala guys kung pimples kayo while using Abby Skin kasi it means na effective yung product at pinapalabas niya kung anuman yung germs na nandoon doon sa face nyo. So, ayun, nag-exfoliate yung skin natin, lumalabas kung ano yung mga dapat ilabas at para matanggal. So, kayong matakot na, ano ba yan, pinipimples ako dito sa product na yun. That means lang na effective siya at nilalabas niya kung anumang meron na dumi sa face. So, next is, na-feel ko doon sa product. Parang yung mga pores ko lumiit. Parang nag-close yung mga pores ko. Yung sabon niya, guys, sobrang lambot sa face. Magkaiba yung malambot ha sa madulas.
alam niyo naman, hindi siya madulas eh. Yung tipong pag naglagay ka is, alam mo may product pa, so balnaw ka ng balnaw. Yun yung mga madudulas na feeling. Malambot yung pakiramdam niya. Yung tipong kala mo yung mga pores mo is lumiliit, or minsan akala mo wala ka ng pores. Parang ang smooth-smooth na kasi ng face ko pag ginagamit ko talaga yung sabon niya. Sobrang ganda. So first, yung toner hindi mahapde. Second, yung sabon niya nakakalambot ng mukha at feeling ko nagsasara na yung mga pores. Third is yung sunblock niya. Walang tint. Kumbaga natural lang yung nasa face mo. Hindi na nag-add ng another chemical pa doon sa sunblock na. Pero ayun, nakakapag-protect pa rin siya ng ating face sa UV exposure na tinatawag nila. Ay, and fourth is night cream niya, lavender scent siya. Sa akin, okay naman yung scent niya. Iba parang naninibago, pero sa akin parang okay naman na yung scent na lavender lang. Kasi parang, alam mo yung parang panghaplas. Ganun yung amoy niya. Parang may pagka-mint na ano. Pero hindi matapang ha. Ayan, pati yung sabon, hindi matapang. Hindi siya yung ibang Kojic na masakit sa ilong. Mild nga lang siya talaga. Ano pa ba? Hindi ako masyadong namalat. As you can see din sa video, hindi namalat yung buong mukha ko. May pamamalat ng onte, pero hindi siya sobrang namalat. At hindi din siya sobrang mahapde. Parang nung nag-apply ako ata nung sa fourth day ko, dun lang mahapde. Pero the rest, hindi na mahapde. Ang technique kasi na ginagawa ko, guys, after kong mag-soap, papahinga ko muna yung face ko ng 5 to 10 minutes bago ko mag-toner. Kasi, after mo magsabon, yung pores mo is naka-open. Kasi nga, hinlens ng sabon yung face mo, kaya lahat ng pores mo is nag-open. After 5 to 10 minutes, saka ako nag-toner para hindi siya hapde or what. Pero kahit naman gawin ko yung ano, may hapde, pero kurot lang, hindi siya yung mapapaaw ka sa hapde. So, hindi siya yung mahapde talaga or masakit. Kasi nalalagay ko pa rin siya sa leeg. Tapos yung pangangate, wala. Parang wala naman ako naramdaman na kinakate ako dun sa Agustin. Tapos nagsugat, hindi, wala. Wala akong ganong feeling. Kaya sobrang ganda. I highly recommend this Abyskin. Sobrang mild niya lang talaga. Kung naghahanap kayo ng yung iba kasi gusto nila yung hindi masyadong nagpipil, ganyan. Pero may effect. Ayun yung maganda dito. Hindi ka nagpipil, hindi ganun kahapde, pero may effect na. Sa ibang face, nagpipil. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba tayo ng skin type. Tiwala lang kayo sa process niya. Kasi, guys, maganda yung result niya. Swear, maganda talaga yung result. So, ito, highly recommended ko tong Abyskin na to, guys. Hindi ko i-recommend siya kung hindi maganda at hindi ko siya sinubukan. And, ayan, comment down below sa mga nakasubok na at kung ano yung mga na-feel nyo sa kanya. 280 pesos lang siya. Murang-mura, pang-masa pa rin. Before pala kayo maglagay nito sa face nyo, mag-patch test muna kayo dito sa ilalim. Pag nagpantal, ibig sabihin, merong ingredients, isa or dalawang ingredients na ginamit dito na allergy kayo. Continue nyo, guys, kapag nagpantal. Pero kung hindi nagpantal, try nyo na dun sa face nyo. So, ayun lang. That's it lang for this vlog. Sana may mga natutunan kayo. Sana nakatulong ako sa decision making nyo kung itutuloy nyo yung paggamit kay Abyskin. Basta trust the process lang. Okay? And for more details, punta lang kayo sa description box. You can click the link para kung gusto nyong umorder. So, that's it lang for this vlog. Bye! Maganda ka na, pero may igaglow ka pa pala. Thank you, Abyskin.